ticket, the movie ticket of OFW The Movie, just approach us later. Nasa atin po yung copy ng movie ticket mismo. So tickets are not available in the cinema kasi. So for those naman who would like to bring friends or mga kamag-anak kaibigan nyo on Friday, ayun, just look for us. We are going to have one table na kung saan doon nyo po mapapurchase yung tickets na available pa. Please welcome Mr. Rafael Rosel! Ayan na po mga kaibigan. Yun naman din, may picture taking na kagad doon. Ayan. So, napakaswerte nyo at you have a chance na makasama natin siya ngayon. Hindi pa na kayo nagkakalayo? Ha? Hindi kayo nagkakalayo, di ba, sir? Magandang-magandang nagawin po. Welcome back to Dubai. My first time. Unang-una, maraming salamat sa pagtanggap sa amin dito. Thanks for being here tonight. Excited na kami na ipalabas yung OFW The Movie dito sa Dubai. So, we put a lot of hard work into this, a lot of traveling, a lot of puyatan, a lot of acting. So, sana ma-enjoy ninyo lahat. It's a feel-good movie na hina-highlight yung tagumpay, yung pagtagumpay ng isang OFW. At siguro pang tin-advise kung paano pwede magtipid at hindi masyadong gumastos sa mga bagay na hindi kailangan. Alam naman natin pag nagtatrabaho sa abroad, mga Pinoy, ang sarap gumastos para bilhin sa mga mahal natin sa buhay sa Pilipinas, di ba? So, I'm sure ma-enjoy yung movie na to. Yun. Sir Tim! Okay, bilang producer ng movie, maraming salamat. At syempre, pasalamatan din natin ang lahat ng mga nandito, media, bloggers, etc. Maraming salamat sa front. Yan. Syempre, yung mga, ano ba, yung group, no? Yung group ng tumulong dito. Yeah. Si Warpies, si Ate Warpies Martin, Arnold. Yan. Itong venue. Yan. Sila Rudy. Yan. At yung mga artista namin dito sa Dubai, yan, no? Mapapanood nyo po yun sa Friday kung sino-sino yung mga yun, di ba? Bibigyan natin ng award. Okay, so maraming salamat po sa JR. At of course, ating mga artista dito. Dito si ate siya, si Didit sa movie, no? Abangan yung kanyang acting doon. Pero kayo sa kasamaang palad, ano nga? Nasaan yung eksena? Pag-nandang pa rin daw doon. Okay, so simulan na natin ang ating tanungan. So we start with ito lahat from the Philippine Insider, Mr. Ed Ibanez. Masaya. Yan na ka pa nang... Hi, sir. What's up, man? Okay, good. Do you have any connection with OFWs like us? Sorry. Do you have any connection? Yeah, I grew up in Norway kasi. From birth hanggang 18 years old. At syempre naman sa mga Filipino communities sa abroad, lagi tayong nagsasangayon, di ba? Lagi tayong nag-gather. So, growing up in Norway, yung Filipino community doon was very small, mga 300 people. You were born people. In Oslo, sorry to... Stavanger. Actually, I visited there last year in Oslo, so I strongly agree with you that there are only few Filipinos who are living there in Oslo. Yeah, but you visit them last year? Yeah, June. Yeah, this was like 20 years ago, more than 20 years ago, so maliit po yung community doon. So, kilala ko yung mga OFWs doon. Mom and dad also left the Philippines to work. So, the connections there, alam ko yung feeling na gusto lagi makauwi sa mga mahal natin sa buhay. To be working hard in an environment hindi tayo sanay. So, the connection was there talaga. And I was able to relate that sa movie. So, was it easy for you to internalize the role as OFW since you have a strong connection with the OFWs? I wouldn't say easy, it was still challenging, pero it was easy to find the pathways and connections sa utak ko para makarelate ako dun sa character ko, yes. Thank you. Thanks for your question, sir. Okay, next we have Luigi from The Bachelor. Hi, sir. Hi, sir. Luigi. Welcome back to Dubai. Thanks, man. Sir, my question is very easy. What is the most challenging part that you have encountered being the actor of the OFW? Wow, okay. Si Norman kasi is an OFW, he's a skilled worker. So he went to Taiwan, he went to Singapore, he basically traveled Asia to work.
Sorry, what's your question again? Sorry. The most challenging part there was growing up kasi, I was very, very traumatized dahil tuwing aalis ako ng Norway, o aalis yung mga magulang ko dito, sobrang sakit sa puso eh. It's like, they're gonna leave me again, I'm gonna be all alone again. At yung challenging part sa akin sa role na to was to bring back that trauma para ma-display ko ulit sa camera. Kasi yung longing to be with my family at a very young age was very traumatizing. So binaon ko talaga yung sa limot. So nung nangyari na itong OFW, ay sa internalization ko for the character, I had to bring back all the longing, all the homesickness, lahat yun. So that was very challenging. Okay, thank you, Greg. Thanks, Uji. Okay, next tawagin naman natin, we have Justin Aguilar from Filipino Institute. Ayun, Justin. Yan, lapit na lang tayo dito. Hi, good evening. Hi, Ms. Justine. Yung question ko po, has this movie transformed you personally? At tingin niyo po, ano yung mababao ng mga manunood nito? Prior to this kasi, I didn't know so much about what was happening sa OFW community with all the press releases, good and bad, and wala pa akong idea how it impacted our OFWs across the globe eh. Pero knowing that impact na pinapalabas yung puro negative sa news, personally nakikita ko na parang nawawala ng gana, nawawala ng flame, nawawala ng strength para to keep going on. And I think one of the things na napulot ko dito sa pelikula was that if you focus on the positive as an OFW, you'll have more strength to earn for your family, for your loved ones. But if you also look at the bigger picture, then rather than just earning money for your family, you can actually build a legacy. Tulad ng story ni Norman, he actually went beyond just earning money for his family. He went to actually put up an agency that would help other Filipino workers get abroad and find work there. So, okay. Thank you, Mrs. Ako naman sisingit lang ako sa ating producer ni CR. Kasi nga, the movie's already nakalabas na siya no, sa Middle East country and in the Philippines. So, ano po yung feedback po ng mga nakapanood na para mas lalong ma-excite ang mga kababayan natin dito sa UAE na panoorin ang OFW the movie? Alright. Yung mga nakapanood, no, although open naman din kami, meron kaming page na OFW The Movie. Talagang yung baon-baon nila yung inspiration. No? Kasi unang-una, si Raph, may connection sa OFW. Ako as a producer, I'm a former OFW. 12 years kung nasa Japan. No? So that's why na nung nag-showing kami sa Bahrain, lahat ng mga OFW na nanonood doon, nabitin. No? Sabi nila, may part 2, may take 2 na. That's why after this, we're going to Bahrain. Okay, so dito naman sa Philippines, meron kaming nag-showing kami sa Davao, sa Metro Manila, simultaneous sa Metro Manila. Talagang 4,000, 3,000 OFWs ang nanonood every special red carpet screening namin. So, siguro sa amin, bilang producer, maraming tumakilik doon sa movie. No? So, ibig sabihin, maganda at na-hit namin yung kwento. Natin, we have Joan G. from Kablagkada mo. Hi, Ms. Joan. My question is, ano similarities na sa movie which is si Norman and to you as a As a person. I want to say, like, I'm very close with my brothers and my parents. And the similarities of the movie is the longing to be with your loved ones while working abroad in a foreign country na hindi ka familiar sa environment mo. And to be able to find yourself in such a strange world. So you can parallelism if that's what you're asking. Thank you. Okay, next one we have Jeromski Channel. Jeromski. Hello, my name is Jerome from Jeromski Channel, and my question is, since you are part or OFW ka dati, what can you advise to our fellow OFW based from your experience or based from your character as Norman? Advice? Yes. Personally, from my experience lang at sa nakikita ko sa mga dati ko sa mga magulang, sa mga kamag-anak namin, sa ibang OFW sa Filipino community is save some money, man. Alam mo, hindi kailangan gastos ang lahat ng ano, lahat ng hindi kailangan. Dahil may mga mas importanteng bagay na kailangan pag-ipunan
kesa sa branded shoes or branded bags. I mean, kung tutusin, branded lang naman lahat yan eh. And branded stuff, from personal experience, is to basically build up a product so you can sell it for a much higher price. But if you take away that filter, if you look at something na walang brand, a flower is really just a flower until you put a brand on it. At yung nakikita kong advice na pwede ko ibigay is basically, spend your money wisely. Dahil you're spending so much time away from your family, you're using so much energy working for that. So, just compare it. Is it really worth that branding, marketing strategy for all that effort and hard work that you do? But it's really just a flower. Okay, thank you so much. Okay, tawagin naman natin, we have Jen from Found a Jen. Hi, good evening. My question is, what do you think is the misconception of us OFWs, especially the new ones, on the movie OFW, that will be showing this coming Friday? What are the misconceptions? Misconception? I think masasagot mo yun, yung common misconception. Yes, our producer. Okay. Meron kasi pwede natin i-humbing yung store, yung mga OFW, yung sa bago, sa luma, no? Yung mga dating mga OFWs. Kaya namin ginawa to, as per the help of OWA, lahat ng mga negative na mga tinatawag nating hindi naman malaki na issue, lumalaki yan sa Pilipinas, di ba? Once na nailabas yan through social media, mainstream, print, etc., lumalaki yan. So sasabayan pa ng merong mga radio station, hindi na ako magbabanggit, lalo lalaki talaga yan. So ang misconception dyan, kaya kami gumagawa ng ganitong pelikula. Kinuha namin sila Rafael kasi fit sila sa role. So to inspire dun sa bago, sa mga bagong OFW at saka sa mga dating OFW. Aminin natin, meron talagang OFW na talo. Wala talagang, kumbaga kahit matagal na, wala pa rin silang result sa kanilang ginagawa. Aminin natin yun. Marami talaga yun. Siguro, hindi lang dito sa Middle East, no? Even Asia, sa kahit saang bansa. Pero, mas marami ang successful at hindi na-recognize. Diba, lagi naman yung nasa social media, yung mga balita lang na lumalabas, na sinasaktan, etc. Na, okay. Alam na natin, no? So, hindi na tayo magbanggit ng kung anumang issue. Okay, especially in Middle East. Yun, no? Kaya, I hope, yung misconception, mawawala yun, no? Pag napanood nila yung movie. Okay, thank you. Ayun, I can attest sa sinabi ni Sir JR, kasi nga, napakaraming mga expat na talagang yung storya kasi based on the movie, na you will definitely get an inspiration by watching that movie and how they become successful. Mga ganong storya, and this is the movie na kailangan ng mga Pilipino for all of us na we can start after watching this movie na okay, o nga pala, kaya. Okay, so ngayon tawagin naman natin, we have Jonathan, eventologist in Dubai. Eventologist? Good evening. I have two questions. What is your realization or your greatest learning experience during the movie? And kung hindi ka artista ngayon, will you still consider working abroad? Okay. Your first question was that, jet lag din. What's the realization? Follow man. Actually, the realization ko has nothing to do with being an OFW. It has something to do with being a Pinoy. Na napapansin ko na pag ang Pinoy nasa abroad, we have the tendency to lower ourselves na parang, ay, amo sila, ganyan-ganyan. Pero nakakalimutan natin yung pagka-Pinoy natin sa Pilipinas. Na kahit anong mangyari, tragedy man o paghihirap, kaya natin at the end of the day, pagtawanan, kaya natin at the end of the day na, uy, wala yan, kakayanin natin to. We can overcome that. And I think the tendency, when Filipinos are abroad,
is to think that we're weaker than other races. Nakakalimutan natin na we're really strong as Pinoys, na we can overcome anything. And by bringing that value, I think it would be much easier to face the world if you know how strong Pinoys really are. And then your second question. Kung hindi ka artista ngayon, I'd probably be a businessman or a lawyer abroad, but still wanting to come back to my home country. Dahil alam ko na even growing up in Norway, even seeing all the Filipinos outside the Philippines, when they save up, when they work hard, when they have all their goals accomplished, there's only one place Filipinos will go, which is back to the Philippines. So isa sa mga realizations ko talaga guys, Filipinos are home. I'm proud of it. I love the Philippines. I will always come back, no matter where I work. Thank you. So yeah, thanks. Okay, thank you so much. Ang next na magtatanong naman ay hindi to, hindi Maselan. Kasi yung channel niya, Maski Ano by JM. Okay. Maski Ano. Sa tsura na to, hindi to Maselan, ha? Sir, what up, Jim? So, how is this film different from other OFW? How is this film different from other OFW films? And bilang Norman, noong in-offer sa inyo yung role or yung audition for this, why did you accept it? Ano po bang meron sa role ni Norman? Okay, I'll answer that first actually. Yung nung present sa akin, it was presented as an advocacy film. And I love advocacy films. I've done advocacy films before, one of them being Tulak, which is against the abuse of shabu in the Philippines. So nung sinabi sa akin na this is an advocacy film for the OFWs sa buong mundo, knowing the current situation sa nangyayari sa news, I decided to take on the role as Norman dahil I think it represents how OFWs should look at life, as at work, not just to earn money, but to build a legacy, basically. So that's how it fits with Norman. Kasi pag napanood mo yung pelikula, si Norman, he actually went the extra mile, not just to earn money, but to build something for the community. So yeah. Sa akin is homesickness talaga. Wala, I don't know, siguro abandonment issues as a child. Pero yung longing, yung homesickness, back then, that was a challenge. Pero huwag natin kalimutan na yun, may video call na sa mga cellphone. So use that to your advantage dahil it makes the world so much smaller. Isipin na dati nung wala pong mga video conference na yan, the world seems so big, long distance call pa, magkano per minute yun. But now we have the Wi-Fi, we have the ability to communicate, na makikita rin natin yung mga mahal natin sa buhay sa cellphone. So I think yung challenge ng homesickness na yun, nabawasan dahil sa technology na yun. So I suggest, you know, strongly use that to your advantage. Ito para manood kayo, no? So, nandiyan na yung luha nyo, hindi tutuloy. Yan ang roller ng movie, no? Kaya ang movie natin, ang genre is drama, comedy, and ano pa? Wala namang action. May konting action, no? Meron konting action. Pero, drama, comedy, and inspiration. Yun. Inspiration. Tatlong genre yung aming movie. Thank you. Rafael. Ako? Ano daw yung fulfillment mo pag nakita mo yun? Yung fulfillment, I guess as an actor, to be able to portray a life na hindi ko pa na-experience and to see the audience react to that experience na pinakita ko sa pelikula. Para sa akin, very fulfilling yun dahil people will walk out crying, people will walk out laughing, people will walk out inspired. And kahit pa paano, at the end of the day, may natanim kang seed sa utak nila to keep on going and be inspired with life. So I think the greatest fulfillment is the affection, is the influence you have on the people after the movie has been shown. Okay, maraming salamat po. Okay naman, napaka-importanting tanong. Para
sa lahat ng mga fans ni Rafael Roser, so ano ang iyong itinerary dito sa Dubai para they can follow you, kung ano yung activities na naka-line up sa'yo after OFW? Actually, sobrang gulo ako sa itinerary. Alam ko may premiere night tayo sa Friday. Alam ko merong meet and greet sa Abu Dhabi at sa Bahrain. Pero kung anong araw at kung anong oras, hindi ko pa nasusulat yan. Pasensya na lang. Pero pwede niyo ako i-follow sa Instagram account ko, sa @RafaRosel. Sa Facebook din, sa @RafaelKimProsel4. At sa Twitter, kung hindi Twitter pa kayo, sa @RafaelRosel for further updates. Pero for now dito, it's Bahrain and Abu Dhabi na may meet and greet. Bukod pa sa Friday na may OFW The Movie Premiere. Sana magkita-kita po tayo doon. Yes, magkita-kita. Ayan, so ulitin po natin guys, ha? Mark your calendar, October 11, 1 PM. Pero be there ng 12 or 12.30 para po may chance tayo na makita pa ng mga kaibigan nyo na isasama nyo doon mismo sa venue natin na kung saan ipapalabas ang pelikulang OFW The Movie. Okay, then we have our last message. Meron ako. Babasahin ko lang ito kasi kanina ko tinitingnan. At i-congratulate ko yung grupo ni JR. Ito, babasahin ko ha. Thank you so much for the effort, Digital Creations, Front Row Entertainment, and Gulf Asia, syempre, our distributor. Okay? GSL Express Cargo, Filipino Institute, Dream Palace Hotel, Jerry's Grill, Inasal House, Ayala Land, Alpha Media Productions, Real Cinemas, umulit lang siya. Labarian, Alab Gold and Diamond Trading, Labarian, Lapas Batchoy, the restaurant. And also the venue, Lapas Batchoy. Yeah. Yan. Maraming salamat din sa lahat ng mga OFW sa sumali sa pelikula namin. It was an honor having them there. Alam ko hindi madali umarte, pero nagawa pa rin nila. At eto, gusto ko nga i-nominate ng Best Filipino Actor in a Arab Role. So abangan niyo yung performance niyo doon. I was convinced Pinoy na Pinoy pala siya. Okay, so dyan po nagtatapos ang ating press conference para sa OFW The Movie. Kaya ulitin po natin, guys, malabas na po on October 11, 1 o'clock. Sa Real Cinema, we have 3 cinemas na naka-standby dyan. Tickets are for only 35 dirhams. You can also buy yung ticket dito after our press conference. If not naman, you can bring your friends. Available din po ang ticket. We have a special table na i-assigned doon. Kaya ano pang hinihintay nyo, dalhin nyo na lahat ng mga ka-flatmates nyo. Friday, 1 o'clock, magkita-kita tayong lahat doon. Thank you so much for coming and God bless everyone.